Bagamat nasa smartphone na ang IDMS, isang mahalagang paalala ang laging pagdadala ng mga nakaprint na IDMS form sa mga pagkakataong hindi mapaganang mobile app sa inyong device. Bukod sa pagiging dalubhasa sa paggamit ng Kobo Collect app, mahalaga rin ang maging pamilyar sa mga katanungan ng IDMS tool ang mga enumerators bago isagawa ang data collection. Ang mga katanungan sa IDMS tool ay maaaring makita sa English at Tagalog, at ito ay nahati sa pitong bahagi. Ang Part A ay nangangailangan ng datos mula sa head of the household o ang puno ng sambahayan. Naglalaman ito ng mga katanungan tungkol sa kabuuang demografikong kalagayan ng household. Mahalagang mailinaw ng enumerator kung ilan ang pamilyang nakatira sa sambahayan at kung nagahati ba sa budget at gastusin ng mga ito. Ipagsasama-sama naman ang kita ng lahat ng miyembro ng pamilya o ng sambahayan na naghahatian sa budget para sa buwan ng kita. Kalakip sa buwan ng gastusin ng mga gamot o iba pang pangangailangan ng person with disability ng sambahayan. Ang parte namang ito ay partikular para sa individual na datos tungkol sa mga taong may kapansanan sa sambahayan. Dedepende sa kanilang sagot sa katanungan sa 12.A ang magiging paraan ng pagsagot sa parteng C at D. Mga katanungan tungkol sa kapansanan o disability, mga pangangailangan, at persons with disability registration status ang ilan sa mga nilalaman nito. Dito inaalam ang antas ng kaalaman at involvement ng mga respondent sa mga pulisiya at batas na may kinalaman sa mga persons with disability at DRRM sa bansa. Inaalam din ang naging role ng mga ahensya at organisasyon sa pagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga batas na ito. Malalaman ang antas ng kaalaman at access sa mga basic benefits at serbisyo para sa persons with disability sa Part D. Ilan sa mga katanungan dito ay papatungkol sa mga discount, assistance, at karanasan sa pagkuha ng mga benepisyo at serbisyo. Sinusuri sa Part E ang partisipasyon ng sambahayan sa mga aktibidad na may kinalaman sa DRRM, planning, at iba pang programa para sa mga persons with disability. Inaalam naman sa parteng ito ang access ng head of household sa mga pampubliko at pribadong institusyon na sumusuporta sa mga pangangailangan ng persons with disability. Sa huling parte, inaalam ang karanasan ng mga respondent sa pagresponde at paghahanda para sa mga kalamidad. Sinusuri dito ang kaalaman ng household sa mga bantang panganib na maaari makaapekto sa kanila, partikular sa persons with disability ng sambahayan. Kasabay nito ay hinihingi din ng datos tungkol sa mga karunungan ng sambahayan na maaari makatulong sa mga aktibidad ng DRRM. Ang IDMS tool na nakaset up sa Kobo Toolbox at Kobo Collect, ang mobile app, ay ang dalawa sa pinakapangunahing kagamitan para sa pangungolekta ng datos ng komunidad ng persons with disability, pati na rin sa mga susunod na hakbang para sa pagpaplano ng LGU o barangay. Ngayong natutunan na natin kung ano-ano ang nilalaman ng IDMS tool at kung paano ito i-set up sa Kobo Toolbox upang makakolekta ng data, sunod naman nating pag-usapan ang napakahalagang pagsasanay para sa mga enumerators na magsasagawa ng data collection.